Welcome sa isa na namang edisyon ng Nuki React. So wala nang mahabang intro, Extraordinary Attorney Woo Episode 12 na tayo. Huwag na natin ito pahabain. Please hit like, subscribe, and the notification bell para may update ka sa mga palabas na pinapanood natin. Hanggang na. Anong meron? Anong pinagchichismisan tungkol sa kanya? Si Kasimbing incidentan ko, tara ko isimita. Yung isa chuk, Nako, siya ang maalis sa restructuring. Ang hirap naman nun. Grabe namang policy ng kumpanya yun. Ano daw? Hindi masyadong sexist yung policy na yun. Bakit siya ang kailangan mag-resign? Or bakit may kailangan mag-resign sa kanila? E paano yung career niya? Ba't career lang ng asawa niya ang mahalaga? Tawa ka parang may maganda sa sinabi mo. Tangina ko. Buisit. So, ang topic natin ngayon ay sexism ba? May gano'n kaya ang totoo sa totoong buhay? Yung mga kliyenteng nagigigante sa mga abogado. Parang yung anong pelikula na to? Kalimutan ko yung title. Oh, takot siya. Paka-creepy naman ng suit nito. Mapanghusga. Ano ng pelikula itong iniisip ko tuloy? Law-abiding citizen, putang ina. Wait, ano yung tanong ni biruin mo, nagtatrabaho pala si Boy sa Butay. Akala ko ang papel lang niya maghanap ng butas kay Attorney Woo. Sensitive na sila sa ganun. Ano yung pangalan kung saan ang galing yung clan? Si ano? Si magtaas muna ng kamay bago magsalita. Sa
본책 안에 공정성을 해치지 않을까? 우려됩니다. 저와 원고들은 미생명의 성차별적 구조조정을 규탄하는 시위를 했을 뿐 본책 안에 영향을 미친 의도는 전혀 없었습니다. 그럼 왜 법원 앞에서 시위를 합니까? 미래생명 앞에 가서 하시지. 미래생명 앞에 가서도 할 겁니다. 오늘은 변론 준비 기일에 참석해야 했기에 법원 앞에서 한 거고요. 저희가 어디에서 시위를 하는지 꼭 그쪽하고 상의해야 합니까? 꼭 그럴 필요 없죠. 네, 다 스타르시라고 하네. 이었나? 아, 저는 풍선 뉴스입니다. 나도 풍선 뉴스입니다. 그리고 부치는 어떤 남자였어? 니 ba grounds yun para magpalit ng judge? Nakalimutan ko yung term, legal term sa pagpapalit ng judge. I mean, parang yung ginawa nila nung last yung i-co-contest nila yung court. Aaminin niya kaya. Marunong na ba siya magsinungaling? Aniyo. So hindi pa sila okay. Walang kamalay-malay yung isa. Bakit ganun? Bakit hindi nila i-contest na palitan yung judge? Hindi ba bias yun? Bakit may bias yung judge? Tangin na yung isang judge nga nung yung past episode, di ba? Yung payong lang ang naging dahilan. Kaya na-contest nila yung decision. Kung ano sabihin ni Attorney Wu, yun ang gagawin ni my guy. Bitch, shut the fuck up. Susundin ko yun.
ospital. Let's go! Umpisa pa lang. May manifestation na. Manifestation ang tawag ko. Hindi ko alam kung tama yung term, but I'll use it anyway. Tangina. Ito na yung sinasabi niya na dapat mag-ingat yung mga person with autism sa mga tao sa paligid nila kasi karamihan sa mga yon may agenda, may masamang balak, or abusuin lang sila. Tinarget niya yung moral ni ano, no? Ni attorney, oh. Tarantado si Boy Sabotay talaga. Paranoid. Ang
그게 그런 순간각인데요? 저 임신은 결국 실패했지만 만약 성공했어도 회사는 계속 다닐 생각이었습니다. 나글라바 yung ano niya no, naglalaban yung moral niya, tapos yung pagiging abogado niya na kailangan depensahan yung para siyang ano ba yung sa debate, di ba? Bibigyan kayo ng topic sa debate, maghahanap ka ng rason para depensahan yung nalabag sa loob mo kasi hindi yun ang pinaniniwalaan. Ooh. That's a harsh one, but that's one way to know it. Pinipirata siya right there and then, motherfucker. Yes, bitch. Kriminal ang galawan nitong putang ina. Wala bang CCTV dyan? Duh! We're not dating yet. Si attorney mo may pagka-packboy din eh. What's sa bagay, technically? Thank you.
이진우 씨는 돌발 해방에 동의하지 않으십니까? 동의하죠, 동의하는데. 그래도 신나는 게 신이다가 반성 붙인 건 아니잖아요. 재밌는 일도 없지 아니니까요. 재밌는 일이 아니니까? Wrong word, wrong phrase, motherfucker. 솔직히 그 변호사님이 만든 그 공무원인데요. 데이트지 할 때 어느 인명의 제보자가 저희 사무실로 보내왔습니다. putang ina talaga si Boy Sabotaje. Gago talaga. Ba't iba? Minsenmyeong Chulsungchul Sangmo 통화한 내용을 기록한 것으로 최승철 상무는 문종철 씨에게 남편에게 불이익이 있으면 주지시켜 아내 직원의 희망 퇴직을 유도하라고 명백하게 지시했습니다. 뭐뭐? 무이세? 가고와 하는 문종철 씨, 사실입니까? 저 우리 수첩 맞아요? 제가 쓰기 맞긴 맞습니다. 하지만 저게 어떻게 저 사람들은 손에 들어가 있는 게 지체가되니 문종철 씨는 개인의 수첩이 증거로 사용되는 것에 동의한 적이 없습니다. 그러므로 위법하게 수집된 증거입니다. 이는 형사소송법 제300 hindi nakikinig sa attorney mo, putang ina. Wala sa sarili ang puta. Sino? Sino ang sinesenya sa niya? Si sekretary niya, no? Yun ang nagbigay ng ebidensya. Eh, di ba witness nila yun yung isa? Mahirap talagang depensahan yun, yung ginawa nila na yun. Lalo sa panahon ngayon, sa woke era, mahirap. Magbabayad pa sila. Yes, yes. Tapos magbabayad pa sila. Thank you.
Kung ang ginawa nung matinik din yun, nung matinik din yung kumpanya, kasi kung ang ginawa nila, eh basta-basta nila tinanggal yung mga babae, yun, wala silang laban dun. Pero binigyan kasi sila ng option na ikaw ba ang magre-resign o yung asawa mo. Nagkaiba yun, diba? Tapos binigyan lang sila ng suggestion na mas mabuting ikaw yung nasa bahay, kasama mo yung pamilya mo, kasama mo yung anak mo, alagaan mo sila. Medyo sexist yung suggestion, pero suggestion lang yun, technically. So may option ka pa rin na may option pa rin kayo mag-asawa na pumili kung sino sa inyo ang bibitaw doon sa trabaho. So sa perspective na yun, fair pa rin si kumpanya. Anyway. Isa pa yun, sinabi ni judge. Pinili na nila yung voluntary resignation. Nag-submit na sila. Dapat sana inilaban muna nila bago sila nag-resign. Alright. Ewan ko kung tama intindi ko, ah. Hindi ako nagmamagaling dito. Paranoid na siya, animal. Technician lang naman pala, puta. Kala ko naman killer din talaga. Oh shit. Kinda. Ang galing niya, anima. Putang ina. Am I sick? Hindi, gum bleeding lang. Sad. Sana huwag siyang madedo. Si Boy Sabotaje, lalong habang tumatagal, lalong tumatarantado eh. No? Gago din talaga. Bugo. Yun ang gusto kong mangyari. Kampihan niya na lang yung abogado na yun, yung nakalaban niya. Tapos banggain niya yung dalawang lambuhalang firm. Parang David and Goliath ulit ang labas. Parang masaya yung pag nangyari na. Bawal ang spoiler. Pero ang sensitive kasi nung issue na yun, yung feminism, sexism. Anyway, kung nagustuhan mo ang episode na ito, please hit like, subscribe, and the notification bell para may update ka sa mga palabas na pinapanood natin. Maraming salamat. Bye!